welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pala, huwag kalimutan mag-subscribe. Don't forget to click the notification bell para ma-update ka sa aking every upload. Gusto mo yun? Gusto ka yun? At yun nga mga kabarangay, for today's vlog ako mag-interview tayo ng iba't ibang opinion ng ating mga kabarangay, ng ating mga taong bayan, kung ano nga ba ang masasabi nila tungkol sa Manila Bay. Nakakatulong ba? Nakaka-relax ba? Nakaka-refresh ba? Or ano ba? Kasi marami mga hinain ng mga tao na may sang-ayon, may hindi sang-ayon, mayroong ibang okay lang, mayroong 50-50, mga ganon, di ba? So kailangan magtanong tayo kung ano talagang kanilang mga hinain sa Manila Bay ng ating White Sand. Goramem! Sir, mawalang gala na po sa inyo. Nako, tatanong ko lang po sa inyo, ano ba ang opinion ninyo tungkol sa Manila Bay? Nakakatulong ba ito? Ano po ba masasabi ninyo? Para po sa akin, hindi po talaga nakakatulong yung Manila Bay kasi nakapakahirap ng buhay ngayon eh, yung pamumuhay eh. Ang daming mga nagugutom, bumibili sila ng mga white sand, tapos ang daming nagugutom na tao, di ba? Pero ako, hindi ako sang-ayon sa mga ganyan. Ako, yung opinion ko talaga, hindi nakakatulong yan. Dapat bigas ang binigay sa mga taong bayan kasi nagugutom talaga kami. Okay po, Manong, maraming salamat po at napakaganda ng iyong opinion. Sariling opinion mo din naman yan, kaya maraming salamat. Ngayon, maghanap tayo ng ibang pwedeng tanungan natin dito. Ako, meron dito hindi ko maintindihan kung si ate o si kuya to. Ako, ano ho ba ang masasabi ninyo sa Manila Bay? Maganda ho ba? Nakakatulong po ba sa taong bayan? Or nakaka-relax po ba? Well, ang opinion ko talaga sa Manila Bay ngayon, kasi maganda talaga yung white sand ako, masayang-masaya talaga ako, kasi pangarap po talaga actually pumunta sa Boracay, pero hindi talaga ako nakapunta doon, kaya nako, papasalamat talaga ako kay Presidente na mayroon na tayong parang Boracay dito sa Manila Bay. Napakaganda talaga ng white sand, gusto ko talaga mag-swim sand, napakaganda talaga, excited na ako matapos. Tsaka hindi ko lang talaga maintindihan yung mga tao, yung ibang mga tao, sinisisi yung gobyerno, sinisisi yung presidente, dahil nga siguro inuuna pa daw yung mga white sand. Ako, yung white sand na yan, yung budget niya, matagal na yan, ako, naprubahan na yan, ako. At saka hindi naman responsibilidad ng gobyerno yung mga buhay ng mga tao. Nako, magsikap kayo. Nako, ibang aja, Diyos ko, wala nga nang hindi nga nagre-reklamo, gumagawa nga sila ng paraba na mabuhay sila. Tapos kayo reklamo, tapos puro kayo mga shopping-shopping sa mall, lakad-lakad kayo sa mga mall, tapos nagbibili-bili kayo ng mamahaling gamit, tapos reklamo kayo pag wala kayong makain. Huwag kayong ganyan-ganyan, nako, matuto kayo mabuhay. Hello, maraming salamat reporter ha, nakakakaka ng exposure ako, yung shoutout nga pala sa aking mga kaibigan sa Binduro, maraming salamat po sa inyo, thank you talaga reporter, napili mo ako. Naku, approve na, pakagaling niyo pong interviewin, madam. Naku, maraming salamat. Very well said talaga yung sinabi mo. Hindi naman talaga dapat iasa ng mga taong bayan ang mga buhay nila sa gobyerno, 'di ba? Magsikap sila, huwag silang tamad. Hindi yung puro reklamo wala makain, pero shopping. Oh, 'di ba? Naku, maraming salamat. Have a great day sa iyo. Naku, maghanap tayo ng ibang pwedeng tanungan natin. Naku, ito mukhang donya. Ano kaya ang masasabi niya or ano ang opinion niya tungkol sa Manila Bay? Naku, madam, pwede ba kitang ma-interview ng bongga-bongga? Ano ho ba ang opinion niyo tungkol sa Manila Bay? Well, actually, ang masasabi ko lang talaga tungkol sa Manila Bay, so good, so clean. Charot! Ah, diba? Alam niyo yun? Mahal kita kaya gusto ko. Yun na nga, ang masasabi ko lang talaga, yung opinion ko sa Manila Bay, sobrang napakaganda, napakalinis, napaka talagang international, talagang parang beach resort, sobrang linis na. Ang hindi ko lang talaga maintindihan sa mga taong bayan, yung nagre-reklamo sila, diba? Kisya inuna daw linisin ng Manila Bay, kisya bumili ng ganito, ganyan-ganyan, puro sila reklamo, bakit? Diba? Bakit? At pakialam nila, nung madumi ang Manila Bay, walang nagre-reklamo. Yung maraming basura, walang nagre-reklamo. Ngayong pinaganda na, pinalagi ng white sand para maganda naman yung Manila Bay, nagre-reklamo pa rin sila. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang gusto nilang lahat? Ang gulo-gulo ng mga taong bayan, diba? Suportahan na lang nila. Ang importante, maganda na yung Manila Bay, maganda ng mamasyal. Puro kayo demanding, puro kayo mga reklamo, puro kayo mga blablablang ganyan-ganyan. Pero pag okay na yung Manila Bay, puro kayo selfie, ganyan. Ngayon wala pa, ganyan, puro kayo reklamo. Oo nga naman, madam. Nako, ito, may tatanong ako sa inyo. Ano ho bang opinion ninyo tungkol dito? Kasi ang dami po mga nagtitweet, ang dami mga nagpo-post sa Facebook na isyo nga daw, nako, itim na daw yung buhangin sa Manila Bay. Sayang lang daw yung white sand. Nako, kung sana na lang daw ibinili ng bigas at ibinigay sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Ano ho bang masasabi niyo tungkol dito? Ang masasabi ko lang tungkol dito, reporter, ha? Sasagutin ko talaga ng nakaharap sa camera. Huwag kayong tamad. Huwag kayong umasa. Magsikap kayo, magtrabaho kayo, hindi naman kayo lumpo. Naku, Diyos ko. Tsaka ito pa nga, reporter, ito lang masasabi ko ha, huwag kayong mag-judge. Kasi hindi pa naman tapos ang rehabilitasyon ng Manila Bay. Saka na kayo mag-judge, saka na kayo mag-ngangawa-ngawa kung ano yung resulta, maganda ba o hindi. Sa ngayon hindi pa tapos, huwag na muna kayo ganyan-ganyan, kala nyo napaka-perfect yung mga tao. Puro kayo reklamo, yun lang naman alam nyo, puro reklamo, puro kayo pambabash, nakakaloka, yung mga nagawang mabuti ng ating Pangulo, hindi nyo napansin. Naku, Diyos ko, naku, ayaw ko na lang sa inyo, naku, reporter, maraming salamat, tama na, ayaw ko na magsalita.
At sila nga mga kabarangay, di ba, nakakaloka, may pinaglalaban talaga si Madam. Ako, talagang sang-ayon naman ako doon sa point niya, di ba? Huwag natin iasa ang mga buhay natin sa ibang tao, magsikap tayo. Marami namang paraan dyan, di ba? Kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Pero ako talagang ganun na sila, puro silang awa, puro silang reklamo, puro silang paninira, puro fake news, eh wala talaga mangyayari. At ngayon nga mga kabarangay, di ba, iba't ibang opinion ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay, tungkol sa Manila Bay. Ako, at yun na nga, ako, at kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Don't forget to click the notification para update ka sa aking every upload. And I love for this vlog is for entertainment purposes only. Parental guidance is recommended. Huwag seryosohin. Good vibes lang tayong lahat. Ang tamaan ay huwag magagalit. Lava, bye!